Pero come back mga ka-hunters, ingat po tayo ha, dahil meron po tayong bagyo ngayon, kaya ingat-ingat. Okay, tuloy-tuloy tayo. Ang unang coin na ating ipakita kay Paul Pardo. May collector sabi wala daw 25 centimo na pros. Proof, 9 pieces. Ayan. Maaaring nga hindi masyadong familiar yung collector na nagsabi na walang prosted na mga centimo. Ito pong hawak ni Paul Pardo. Yan po yung katibayan. Meron po siyang siyam na piraso. Makikita nyo naman po eh, na prosted po yan. At masasabi ko din na totoo po yan dahil ako po mismo ay meron ding hawak ng mga sentimo na prosted coins. O baka pinagbabasihan ng kolektor na yon na wala siyang record sa numista. Tulad po ng sabi ko dati, hindi po lahat ng record sa numista ay updated na. Ayan, next kay Leoni. Boss, kali may pangbenta ba to? Natanong niya kung pangbenta yung kanya 5 piso. Tingnan natin. Ayan. So, alam mo, itong 5 piso mo na para sa akin, gris error ito eh. At pwedeng ibenta yan. Diba? Tingnan nyo guys. Halos hindi mo na makilala yung kanyang Ubers, no? Although, nandiyan pa naman yung karakter niya. Sa reverse naman, wala namang unusual eh. Tingnan nyo. Pero dito sa Ubers, ay error coin po ito. Nga lang, ang naging problema lang dito kasi pag ganito mga gris error eh, dapat ang makuha natin ganito yung mga at least extremely fine condition or uncirculated. Doon kasi natin mapapatunayan sa condition na yon na ang ating hawak ay mga gris error talaga. Pag ganito na hindi na masyado maganda, iisipin na lang ng iba na lalong-lalo na yung mga wala pang masyadong alam, no? Ay isipin nila na damage lang. Ayan. Pero pwede pong i-collect yan. Sumunod kay Alan. Bro, pasilip naman daw ng piso ko. Ayan, 2007. Tingnan natin. Itong year 2007, 1 piso BSP coin. Nakita ko lang dito sa 1 piso mo sa obverse niya. Meron nga siyang mechanical doodling dyan. Makikita nyo dyan sa may side ng portrait ni Uzerizal. Ayan, yung sa may ilong, papunta doon sa may kanyang bibig. Nakita nyo, guys, no? Kung hindi nyo po nakita, eh, siguro kailangan na natin magsalamin. Ano? Pagkikilatis tayo, kailangan malinaw. Ayan, tapos sa reverse, itong barya, tingnan natin. At napansin ko agad dito sa may rim, no? Ayan, may double die siya. Meron siyang mechanical doubling sa part na yan. At dito rin sa may araw. Kitang-kita naman eh. Yan, no? Parang may dumoble doon sa side. Parang naging 3G effect, no? Kasi meron ng 3G effect, you know? Meron siyang mga sides. Ayan. Tapos dito rin sa may cogwheel, makikita nyo dyan, sa may mga ipin ng cogwheel, ay meron din siyang parang mga dumoble. Kaya po yung mga tinatawag nating mga double die error. So legit itong 1 piso mo. Magandang i-collect ito at pwede rin ibenta. Tsaga-tsaga lang. Sumunod kay Just J. Jimenez. PTPA, sir, pa-check po ng mga coins ko. Thank you. Tingnan natin ang iyong mga coins. Itong 1 piso mo, kita naman agad na ito ay mint luster coin. Makikita mo naman, di ba? 2012, yung reverse. Meron siyang cartwheel effect. Ayan po yung mga mint luster coins. Hindi po ito frosted. Iba rin yung frosted coins. At ito naman isa, sa reverse niya, napakaganda. Tangkita nyo yung kinang, no? 2011. Ayan, no? Maganda pa ito. At sa side niya, meron din siyang tinatawag na double die error. Mechanical doubling din. Itong 2011 1 piso mo. At napakagandang idagdag sa ating mga koleksyon. Guys, ayan. Diba? Cartwheel effect po. At yung isa mong coins, pag ganyang meron mga goma, alam na natin yan. At alam mo itong commemorative mo, ASEAN. Ayan, oh. Diba, rotated die error to, commemorative siya plus rotated die error, pwede natin i-alok to. At least mga 200 pesos, pwede na yan. Kasi commemorative na siya, may value na talaga yung mga ganyan, diba? Kahit sabihin natin na sa extremely fine condition yan, bibihira itong mga commemorative issue na ito na rotated die error. Kaya pwedeng i-alok kung gusto mo ibenta. Diba? Sa halagang 200 pipwede yan. Pero kung ako magkakaroon na ito, hindi ko ibibenta ng 200 ito. Mas pipiliin ko na lang na itago ito para meron akong hawak. Diba? Sumunod kay Ali Rizzo. Ito yung ating main coin.
kuya patulong po, unusual marking sa coin. What does it means? You know, it means a lot. Diba? Tagalog na lang ako, no? Kasi hindi naman tayo magaling sa English. Okay, titingnan natin. Tutulong tayo sa abot ng ating makakaya. Alam nyo yung ganitong mga error coins, eh. Ayan, no? Yung reverse. Diba? Ano sa palagay nyo, guys? Medyo old. Medyo old na nga. Old coins na nga ito. Kaya lang, eh, yung mga error coin na nandyan, yung mga unusual nga na sinasabi niya. Pag ganitong mga error coins at di natin masagot ng gusto, hindi talaga tayo patatahimikin ng aking konsensya rito. Ayan, pero magbibigay tayo ng opinion. Ito yung mga coins na USPA, no? USA Philippines coins, panahon po ito ng 1931 ang date. Ayan, United States of America, panahon ng Amerikano at Pilipinas. Kitang kita yung letter M sa gitna. Ayan, paano nangyari yan, guys? At napaka-pulidong-pulido ng letter M na yan. Diba? Ayan, no? Paano sinadya yan? Talagang mapapaisip kayo, no? Ano sa palagay nyo, guys? Ako sa palagay ko talaga hindi ako mapalagay dito. Kasi iisip ko, paano sasadyain yan? Dito lang ako nagkaroon ng konting pagdududa yung sa kanyang overs, no? Yung parang pa-cross na nakahiga na yan. Ayan, pwedeng sadyain yan. Pero dito, yung letter M na yan, napakapulido. Maaaring ginamitan, siguro kasi panahon ng Amerikano to. Yung mga Amerikano, magagaling yan, maggumawa ng mga ganyan. Baka napagtripan ng isang Amerikano to. Diba? At gumawa siya ng letter M. Diyan, baka yung Amerikano na yun, ang pangalan niya, nagsisimula tas sa letter M. Kaya M. Pero pulidong-pulido nga, doon ako nag-aalanganin. Pwede rin nga mechanical error. At paano napunta yung letter M diyan? Diba? Pag nagkataon na gantong mga error coins, legit nagmula sa pagkanyang pagka-struck. Aba, hindi malabong magkaroon ka ng malaking pera dito. Kung legit. Kung hindi naman, pansarili na lang. Pero huwag natin isara yung pintuan dahil baka may pumasok na hindi inaasahan. Diba? So, kayo po, guys, malayang-malayang makapagbigay ng opinion dito. Ako hindi ko talaga masagot, pero nag-aalanganin lang ako, ha. Kaya dapat magbigay kayo ng komento dito. Lahat po kayo, malaya. At kailangan natin, siyempre, ang inyong tulong. Pagtulong-tulungan natin kung bakit nangyari yung mga gantong error coins. Alright, magtatapos na po tayo. Huwag kalilimutang mag-subscribe. Meron pa ulit tayong content mamaya, guys. Maraming salamat. God bless you all. Out muna ako.